Ah, show na yan. Si Red Stalker. Potos! Potos. Ay, sino yan? Ay. Ano yung dalawang mic doon? Wala yan, wala, wala. Ah, wala ba yan? Isang mic. Sino yung kasama mo? Gagamitin namin yan. Ano yan? Parang gig namin New Year's Eve. Sinalubong namin yung New Year's Eve. Nag-gig kami sa isang hotel doon sa Davao. Sino yung kasama mo bang babae na yan? Kaduet ko yan eh. Si... Nakalimutan na. Nakalimutan ko na. Oh, weekly journal. Pinarter lang kami that night eh. Pero yung New Year na yan, bawal na mag-photo. Ang theme ng ano namin yan is post-modern jukebox. Pero yung New Year, yan yung... Anong year yan? Anong New Year? This year lang. Bawal na magpaputok. Hindi, alam mo masaya sa bagong taon kasi yung kapatid ko nagbabanda. Pag bagong taon, nilalabas niya lahat ng instrumento niya, tumutugtog sila sa labas ng kanto namin. Jamming. Oo, masaya noon. Kasi magpaputok ka, walang mga accident. Mm-hmm. Ingay lang eh. Paligado. Dun sa amin, bawal paputok eh. Bawal na bawal yung paputok talaga. Sa Davao. So, Jimboy, ha? Alam mo na. Oh, Jimboy, bawal magpaputok sa loob ng bahay. Jamming-jamming na lang, boy. Sa labas lang. Bawal talaga yun, nakakasunog yun. Oo, nakakasunog yun. Tsaka baka may mabuunon. Yung New Year's Eve na sa amin kasi may patago. Mabubuo yung apoy. Banding, mabubuo, friendship. Ay. Ikaw daw mo sa amin, Jimbo. At saka nung bagong taon, ba't di ka tumalon? Ay! Every year mo bang ginagawa yan, Christian? Every year mo bang ginagawa? Oo, sa Davao. Before ako nag-TNT, nagigig lang ako sa Davao. Pero ito bakit ano? Yung di mo kasama family mo sumalubong sa New Year. Yun na nga eh, kasi kailangan ko ng pera para pantustos sa family ko. Oh, pero pumunta naman ako kinabukasan nun. Pasko ba yan? Pasko, no? New Year's Day. Nakailang New Year ka na may ganap ka or may langit ka. Pasko. 2 years na. Dalawang taon? Dalawang taon. Sad naman nun. Meron pa ba tayong... Pero meron pa next photo. Ayan, meron pa tayo. Pakishow na yan, please. Oy! Uy! Saan yan? Saan yan? Sa Macau. Oy! Yung trip namin yan, kasi promo. May promo kaming in-avail niyan that time. 2014. Sino kasama mo? Friends ko. Tapos yung promo namin na avail is 3,000 back and forth na. For vacation. Ilang days yun? 7 days. Wow, matagal na round trip? Oo. Round trip yun. Iba pero mga pang 4 days niyo, iba talaga itsura ko. Anong ginawa niyo dyan sa Macau? Iba itsura niyo dyan, no? Anong ginawa niyo sa Macau? Pasyal-pasyal lang kami, tapos pumunta sa mga casino. Ang social naman ang pasyalan yung ay, Macau. Ay, casino, pa. Mayaman. Pero uhaw kasi kami that time, kaya pumasok lang kami ng casino, tapos uminom ng juice. Nanginom lang kasi may libre, juice, may libre. Pero hindi ka nagsusugal. Hindi kami nagsusugal. Oo, manood lang yan. Bawal yan eh. Fisyo yan eh. Kape, ganun. Kape, oo. Tapos yun, exit agad kami. Tapos punta na naman ng Hong Kong, tawid na Hong ikaw Kong. Ikaw pa, Makoy, nakapasok ka ng casino? Baka hindi ka bawal. Sa ba yun? Pwede yan. O hindi, masama magsugal, okay mag-casino. Kasi pag na-addict ka dyan, di mo na mapipigilan. Promise. Wala naman nagsusugal eh. Minom na sila ng tubig, sabi niya. Pero diba, ano sa Hong pero Kong? Pero ikaw ba, madalas ka rin pumunta talaga sa mga ganyang lugar, sa mga iba't ibang bansa o travel? Kasi adventurous ako na pagkatao eh. So, mahilig ako mag-travel. Gusto ko dito sa Pilipinas, tapos outside the country. Pero bukod sa Macau, ano yung mga napuntaan mo pang ibang bansa? I've been to Hong Kong, Taiwan, USA. Dami. Yun lang. Grabe. Pero ayan, di kayo tumawid pa Hong Kong yan. Tumawid kami yan. Tumawid kayo after that day. Malapit lang dyan yung Hong Kong. Malapit lang. Tawid ka lang ng 1 hour lang. May tulay. Hey, ganun! Super jet ba ang tawag doon? Turbojet. Turbojet. Ano yun? Avengers. Superman. Hindi, para siyang ferry, tapos 1 hour yung travel. Ferry. Turbojet siya. Pero dito sa Pilipinas, ang mga lugar ka na ba nakapunta dito? Cubao. Sa music, nakapunta na ako sa Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe! Pilipinas! Batanes, nakapuntaan Batanes. Yun pa, wala pa. Wala pa. Oh. Bucket list niya. Bucket list. Pero ito, may isa pa tayong picture. Pa-show naman niya. Chorintel. Oy! Wandy, nawala si... Ano namin yan? Album launching. Kasi may yung boy band namin, meron kaming album. Nandyan sa event na yan, sina Ryan Kayabyab. Wow. Yung mga OPM music masters judge, natin. Judge or ano? In-invite lang namin sila. Okay. Kasi nirelease namin that day yung
yung album. Anong pangalan ng album niyo? Kanta Kwento. Kanta. Nasa Spotify siya, meron din siya sa iTunes. Ano ibig sabihin ng Kanta Kwento? Kanta siya, tapos may kwento. Ah, tama. Diba? Galing-galing kasi mo. Yung kanta, kaya nga may kanta, kasi yung kanta, dinadaan ko sa kanta yung kwento. Kaya mas maganda maintindihan ng tao. Sali ka sa kanila? Eh, ayun nga, ibig sabihin anong naman. Anong kwento? Baga parang bawat lahat ng kanta niya may kwento. Yung song namin is Bulag o Bato. Bulag o Bato. Bulag o Bato. Yung may gusto ka sa isang babae, tapos parang bulag. Hindi... Oo, parang siyang bulag, di kanya nakikita, di kanya napapansin. So, nagiging bato siya. Ganun. Okay naman yung naging outcome ng album. Oo, sobrang daming bumili sa spot. Marami siyang sales sa spot. Pero di ba, ano, kapag ganyan, nagkakaroon ka ng album tour? Oo, nag-album tour kami sa Mindanao lang, kasi sa Mindanao namin siya nirelease lang. Ah, Mindanao lang? Oo, Mindanao bulag. Lang siya. Bulag o bato? Bulag o bato, yes. Pero matanong ko lang bato is manhid. Kung sino yung ano, yung kayo ba mismo nagsusulat ng mga song? Meron kaming music teachers. Yun yung si Sir Jeremy Sarmiento, kung nanonood siya. Hello, sir. Yung affiliated siya kina Ryan Kayabiyab sa mga music masters dito. Pero sa meron kayong Manila. Isang song or kahit anong song na kayo'y sumulat yan sa album na yan? Wala. Oo. Para siyang ano eh, kanta-kwento album, tapos featuring mga local artists sa Downriders. Ilang songs yun? Ilang songs yung ano? Yung isang song lang kami doon kasi parang... So single? Oh, single. Siya album. Album siya. Album siya. Pero Jimboy. Okay. Ibang mga artist yung nandun. Ano ba ibang title bukod sa Pusong Bato? Ano? Bulag o Bato. Bulag o Bato. Ano ba ibang title? Ano yung pinakasikat nyo na kanta ba doon sa album niya? Merong isang song doon na i-release pa siya kasi binili siya ng I think Star Music. Oh, wow. So hindi ko pwede muna yun. Ito pero may tanong ako. Kung kunwari ikaw, magkaka-album ka, ano yung gusto mo maging labas ng album mo? Ano yung mga nasa isip mo? Gusto ko yung unique. Yung unique yung album ko. Lahat ng songs ko doon, sarili kong areglo. Maganda. Unwritten mo lang, oh. Unwritten. Tsaka yung walang acapella. O yung chante, galing na. Unique yun. Pero ito sana, original. Sana makasama ka pa namin, Maru. Yes. Thank you so much. Thank you, Christian. Good luck. Thank you. Pag-asama ako, manalo ang